Yes! Ang galing! All right. Thank you, thank you. Magandang gabi sa inyo. Yes, welcome. Thank you, thank you. Salamat sa pagpapa-unlock. Sorry kanina, akala ko kasi mag-uusap muna tayo bago kumanta. Sorry. Sorry sa mga boss, sorry. Yes, that's fine po. Alam mo naman may mga technical difficulties tayong pinagdadaanan. Pero once again, right. Sir Jason, welcome to our V-Corner. Ayan, bumati ka naman muna sa ating mga viewers for tonight. Ayan, magandang gabi. Good evening sa lahat ng ating mga viewers all over the world. Yes, ayan, magandang gabi sa inyo. Ayan. So yun nga, no, nandito po tayo sa V-Corner where we ask some questions about you and para din makilala po din po tayo ng ating mga viewers. So, our first question, ayan. Sir, kinakapahan Sir Jason. Ako din. Ano lang naman to? Simple madali questions lang, ha? Naman. Yes, of okay, course. Sige, so, go. So dahil yun nga po kakatapos na madali lang po. Yes. So dahil kakatapos na po natin kumanta, we wanna know kung ano po ang background nyo in music, kung saan po nagsimula yung passion nyo and your love for music. Ayan. So, can you tell us about that po? Ako na, ang una nakadiscovery talaga nito yung parents ko. Siyempre, lahat naman tayo. Sila yung unang nakakakita ng potential. So, nakitaan nila ako ng potential sa pagsayaw. Joke lang. Nung bata pa ako, yung mother ko kasi mahilig magpatugtog habang naglilinis ng bahay. Ewan ko kung ganun din yung mga magulang yon. Lagi niyang binubuksan yung radyo habang naglilinis. So, ang mga pinapatugtog niya, mostly mga slow rock. Yung listening ng parents ko talaga, Scorpions, mga Sampaguita, Juan de la Cruz, may Air Supply, Michael yes. Learns to Rock. Yan yung mga pinakikinggan ng parents ko. So, doon ako nagsimula na hilig sa music. Tapos, naalala ko, 7 years old ako noon. Basta nalaman na lang ng mother ko, kasi nagpalaki sa akin mother ko tsaka yung lola ko. So, nalaman nila na, basta hindi ko maalala, pero nalaman nila na kumakanta ako. Sinali nila ako sa mga singing competitions sa schools. Hanggang, ayun, lumalaban ako sa iba-ibang schools. Hindi ko na naalala kung nananalo ko, pero parang mas naalala ko yung natalo kesa sa nanalo. Pero, after noon, syempre, balik sa realidad, nag-aral. Hanggang nung high school ako, nahiligan ko talaga magbanda. Kasi yun yung kaputukan yung era ng pagbabalik ng pagbabanda. Kasi 90s rock, ayan yung yes. listening ko noon. Tapos, nung nag-high school ako, tinutugtog namin. So, doon ako nag-start sumali sa mga Battle of the Bands. Pero hindi ako vocalista. Nagsimula ako drummer. Tapos, wow. naging gitarista. Pero hindi ako magaling na gitarista. Parang nasa rhythm section lang ako. Tapos, nung lumipat ako sa Makati, gusto ko talaga magbanda. So, nagkaroon ako ng banda. Metal yung banda namin doon. Yung unang banda ko, ang pangalan ng band ko noon, Lucas. Tapos, nung nagpunta na ako sa Makati ulit, may banda ko, ang pangalan ay Pining Garcia. Pangalan yun, Pining, tapos Garcia. Tapos, tugtugan namin ang metal. Tapos, sumali kami Battle of the Bands. Na-vocalista na ako. Doon ako nanalo. Pero, naalala ko noon, parang gusto ko na itong gawing career. Pero paano? Kailangan ko patunayan sa magulang ko na kaya kong kumita ng pera kahit sa pagbabanda. Kasi yun yung unang-unang ipaglalaban mo eh. I'm sure yes. lahat nakaka-relate na pag may sinabi magbabanda ka, hindi siya career. Yun yung unang sinasabi nila. Wala kang, paano ka magkakapera dyan? Ano mo yun? The usual comments ng mga magulang. Pero tama naman yun na unahin talaga muna yung pag-aaral. Kailangan tapusin muna dahil makakapag-antay naman dyan yung industriya. So, ayun, nagkaroon ako ng 3-piece na banda, J-Strip, acoustic yun. Tapos tumutugtog ako sa mga bars, sa mga kung saan-saang lugar. Merong worst, merong... hindi ko na i-detalye kung saan-saan pa kami tumugtog, pero...
sobrang lala nung iba. Talagang yung mundo ng rock and roll scene kaysa sa normal na mundo. So, biglang sinabi sa akin ng gitarista namin na nagpapa-audition ng River Maya ng panibago nilang miyembro. Sorry po, may panibago miyembro. Tapos, sa UP yun, yun pala gagawin siyang reality show sa Studio 23 na Bagong Liwanag. So, nag-audition kami, nasa 500 ata kami no. Tapos, nung nag-audition ako, nakapasok ako sa top 25 hanggang sa pumili silang 12 finalists. Tapos, sa 12, hindi ako kasali. So, malungkot ako noon. Tapos na yung journey ko. Okay. Salamat, Lord. At masaya na ako sa kung ano narating ko. Hanggang biglang nag-decide yung mga judges na magdagdag pa ng isa. So, ako yung pinasok nilang pang 13 na finalist. So, from there, tuloy-tuloy na, eliminations, the usual ano, di ba? Tapos, yun, ako yung hinirang. Tapos, naglabas kami ng 2 albums. Tapos, ayan, kung doon na yun na nagsimula yung journey ko, I was 17 years old. Ata nun, mag-18. Oo, kaka-18 ko lang ata nun. Tapos, ayun, 4 na taon na higit din yun. Tapos, nagwahiwalay na kami ng landas. Hanggang yun, sabi ko, ayoko na. Nag-decide na ako na doon na lang ako sa daddy ko. Kasi yung airpads ko nasa Cyprus, somewhere in Europe, basta doon sa malapit sa Greece. Sabi ko, dito na lang ako. Puputulin ko na ang pagkanta ko. Parang gusto ko ng panibagong simula ng buhay. Hanggang sa tumawag. May ano sa akin, may mga agents na tumawag. Una talaga, PBB. Mm-hmm. Sabi na, Jason, try mo. Kasi nung time na yon, ang PBB nun, parang gusto nilang kumuha ng iba't ibang character. Tapos naghahanap din sila ng nasa music industry. Tapos sabi ko, sige nga, testing. Ayoko na ngang ano. Parang ibahin ko naman. Pagdating ko dun sa auditions, sabi nila, oh, Jason, anong ginagawa mo rito? Gusto kong gumawa ng bago. Gusto kong pumasok dyan. Manggugulo ako. Tapos, sabi nila, Jason, okay sana. Kaya lang, meron kaming bagong show na gagawin. Yun na nga yung The Voice of the Philippines, season 2. Nagkaroon na ng season 1 nun, pero ibabalik daw nila yung season 2. Jason, dun ka na lang, sabi nila. So, dumaan din ako sa proseso. Kasi ang The Voice kasi, ano yan eh, may mga British na talagang nagmo-monitor sa lahat ng nangyayari. So, Jason, pero kailangan ano, dumaan ka sa proseso, mag-audition ka and all. So, nag-audition ako, pinalad ako, napunta ako sa Team Apple. Tapos, battle rounds with yung kumpare ko, si Bradley Holmes. Shout out kay Mr. Bradley Holmes. Ano rin yan, artist din natin sa Ivory, yes. Music yan, si Bradley Holmes. Nung nag-battle kami, naalala ko pa nun bago kami maglaban, nag-inuman muna kami dun sa mini-stop. Ay, basta sampa, wow. Sorry na mention ko. Pero sabi ko, para lumakas yung loob namin, pero bawal yun eh. Tapos, sobrang naging close kami. Sabi ko, bro, kailangan natin itong gawin na pareho tayong papasok. Hindi ko kakayanin na maiiwan ang isa sa atin. So, anong nangyari noon, talagang pinag-aralan namin masyado yung pyesa. Tapos, may mga ginawa kaming hindi namin sinabi sa judges at saka sa director. Nalala ko nun si Mr. M yung director. Hindi namin sinabi kasi gusto namin magulat sila. Kaya, nung naglaban kami, siyempre yung mga judges, hindi ko to alam, hindi pa, ano nangyayari, ganyan. Hanggang sa, ang ending nga, nakuha namin yung gusto namin, pumasok kami pareho. So, nangyari, wow. Napunta na ako kay Miss Sarah Geronimo, Team Sarah na ako noon. Tapos yun na, hanggang umabot kami ng semis noon, pumasok naman ako sa top 4 ng bawat team. Tapos nung
na-eliminate na ako, doon na nag-start ulit na parang nagbukas na yung mga pintuan sa akin. So, after noon, di masaya na ako. Ganyan, yes, nakabalik na ulit. Tapos, ang nangyari, itong pinakabago, tinawagan ako ng management ng Showtime. Meron daw tawag ng tanghalan celebrity champions. So, lahat ng mga nasa mainstream na mga singers, na celebrities, paglalaban labanin. So, naalala ko noon, bare months yun, kaya ako sumali kasi para maraming racket. Yes. Ayaw ko kung may nakaka-relate sa inyo. Ha? No. Kasi more exposure on bare months, more racket. So, yes. yun talaga yung goal ko noon. Hanggang sa nanalo ko, tapos nung maglalaban na para sa spot ng grand finals, natalo ko. Tapos, tinawagan ulit nila ako. Sabi na, Jason, gusto mo marumes back? So, parang ayoko. Kapagod, ganyan, ganyan. Hanggang sa nag-decide ako, lumaban ulit. So, kami ni Ethel noon. Si Ethel ayaw na rin eh. Nakakatawa nga kami umaayaw na noon. Kami pa yung natira sa bandang huli. So, noon, lumaban ako, rumes back ako. Isang buong linggo akong kumakanta sa Showtime. Tapos yung mga grand finalists, namamahinga na lang sila. Parang naka-ready na lang sila for grand finals. Tapos, nagtuloy-tuloy. Hindi ko alam, pumasok ako ng pumasok. Hanggang sa nagpatuloy ako sa grand finals. Tapos, yun, biglang lumaban ako noon. Nag-top 3. Ako, si Ethel, tsaka si Roxanne. Tapos, yun, hinirang doon na grand champion si Ethel Buba. Tapos na yes. First runner-up lang ako doon. So, after noon, sobrang saya ko na, wala na akong hinihiling pa. Tapos okay na ulit, nag-pandemic na. Tapos ayun, dito na ako sa bahay ng isang taon. Yes. And so, we yun, know yun, Sir yun, Jason, yun nga na somehow we can relate also to your story kasi as you can see, we are struggling artists din. Kaya as well as me, nagbabanda rin din naman ako. So, I've experienced a lot of mga discouragements, ganyan sa mga taong mga nakapalibot sa atin. Pero somehow, we are still here trying to fight for our position and at the same time for our passion, ganyan. So, yun sir, marami na kaming nalaman about sa'yo. I want to know, what is your inspirations naman, musical inspirations, ganyan? Ako, tinatanong din sa akin yan. Kaya lang, ang hindi ko siya masagot ng konkreto. Kasi, parang seasonal yung ano ko eh. Yung like for now, sistema ko. For now, ang listening ko ngayon, parang bumalik ako sa rap metal nung 90s era. Yan, mga Limp Bizkit, Linkin Park, Rage Against the Machine, kung ano-ano. Tapos, kikinig pa rin ako ng, meron akong pinakikinggan yung Escape the Fate na banda na from the US. Isa rin yung sa pinakikinggan ko ngayon. Tapos, bukas, iba na naman yung gusto ko. Pero, yun yung, as of now, yung listening ko. Tapos, dati, sa OPM naman, of course, yung mga banda natin dito, E-Heads, River Maya, The Youth, madami yan, si Cycle Mind, Kamikaze, alam mo yun, yung mga parokya, yan yung mga artist natin na yan, hindi yan nawawala sa sistema ko. Yes. Tapos, mga solo artist, meron din ako. Kasi, mabilis akong ma-inlove sa isang kanta eh. Parang, hindi ko siya pinipili sa genre. Parang, pag pinatibok nito yung puso ko, gusto ko tong kanta na to. So, it doesn't matter kung ballad ba yan, kung rock, rap, alam mo yun, parang ganun. Laging may... You like to explore more things. Right. Mm-hmm. So, yun yung ano ko. Yun yung, Coldplay, of course, yan. YouTube, yan, mga ganyan. At maraming pang iba. Yes, syempre naman versatile naman po ata kayo sa genre nyo. Like you said nga, yung sound nyo,
probably nag-iiba-iba din kung ano yung trip nyo. And that's actually a strength din, no? And sir, you mentioned nga a lot of competitions that you joined in. And alam naman natin siguro lahat, like, every time we join a competition, it's a risk that we take. So, since yung theme nga natin tonight is chances, can you tell us what made you take the chance to join all of those competitions? Alam mo, meron kasi akong ugaling ano eh. Hindi ko alam kung tama to o mali. Pero ngayon, alam ko mali. Mahilig akong sumabak sa isang bagay na hindi ako handa. Pero, yung proseso nung pagsali ko o pagsaba ko sa isang gera o alam mo yon competition, hinuhubog ka kasi. So, parang hindi ko alam kung tama siya o mali, pero mas maganda siguro na siguraduhin muna na handa yung sarili mo sa isang bagay bago mo pasukin. Kasi nakita ko rin kanina eh kung willing ka bang i-take yung risk, di ba? So walang problema, yun nga yung ginagawa ko eh. Hindi nga ako handa, papasok ako bigla eh. Parang yes. Imagine nung sa River Maya lang, alam kong hindi pa ako, kasi after ano nun eh, siyempre Bamboo, Rico Blanco. Tapos kung papasok ka man doon, hindi mo alam kung ikaw yung magiging vocalist at the end, di ba? Parang hindi ko alam kung handa ka ba? Kaya mo ba to? Alam mo yun? Pero ang gusto ko lang talaga, tumugtog. At saka, ang nangingibabaw talaga, yung passion. Siguro, yung mga chances na yan, ang pagbasihan na lang siguro nila yung passion. Kasi walang pagsisisi doon eh. Parang lahat ng bagay, kahit pumalpa ka, pero gusto mo, hindi ka magsisisi. Parang ganun siya. So, ayun, yun yung ano, yun yung, di ba? Ako, yun yung nakikita ko eh. Walang ano, walang sakit kapag gusto mo. Yes. Hugot ba yun? Yes, hugot diba, yun. Ganun, well, oo. Walang masakit pag gusto mo eh. Kung gusto mo, at saka galing sa puso mo, eh, go mo yan, di ba? Parang ganun. Yes. Pero tama rin yung sinabi kanina eh, na narinig ko. Syempre, kailangan din natin makinig dun sa mga mas may alam, mga precautions, di ba? Baka nga naman biglang sasaba ka sa gera, dala mo kutsilyo, pero ano pala yun, di ba? Gera ng mga tangke o whatever. Parang, minsan kailangan mo rin malaman kung saan ka papasok. Yes. Ayun. Ayun lang. Yes. Ah, nasagot ko ng ayos. Yes. Congratulations nga pala sa ano niyo po sa release ng Baraha ng Payaso. And can you tell us more about the song and kung ano man yung story behind it? Alright, yung Baraha ng Payaso, I'm sure lahat naman tayo dumaan sa talagang pinakamadilim na yugto ng buhay natin, especially nitong pandemic. So merong pagkakataon na isang araw, pumasok ako dito sa studio, tapos patay yung ilaw. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, ang gusto kong marinig, boses ng lola ko. Kasi pag kinakantahan ako ng lola ko, nakakomfort ako, tapos nararamdaman ko yung pagmamahal niya. Parang hinihili ako. So, tumatak sa isip ko, hindi nawawala sa isip ko yung lalabay na kinakanta sa akin ng lola ko. Na nilagay ko dun sa song, yun yung intro ng song. Kinuha ko yung melody, pero iniba ko yung lyrics. Tapos, habang pinakikinggan ko siya, di sumasarap yung pakiramdam ko, nababalot ng ano, naiiba ng, parang bigla ako nagalit. Parang ganun. So, ginagawa ko, habang nararamdaman ko siya, sinusulat ko, tinatype ko, tapos biglang bababa na naman yung pakiramdam ko, biglang dagaang na naman, sinusulat ko ulit. Tapos nung ni-review ko na yung sinulat ko, para bang ano siya, yun yung song na okay ka lang masaktan, parang okay ka lang gawan ng pangit ng ibang tao, pero sana hindi ka abusuhin. Tapos minsan may problema tayo na wala na tayong ibang option
kundi yung maawa yung tao natin. Baka sakaling magbago yung isip. Parang ganun. Na, syempre, at the end of the day, yan nasa desisyon at pangangalaga pa rin ng Diyos kung ano yung magiging kapalaran natin. Pero minsan sumasagi sa isip natin yung pain. Sana minsan pagising niya, maawa siya sa akin. O yung sakit, at least malaman niya nasaktan niya yung tao. Diba? Parang ganun. Yun yung naging kinalabasan ng baraha ng payaso. So parang yung payaso yung nag-represent nung taong hindi mo alam kung ano talaga yung tunay na kulay. Kasi iba yung tao na sa likod ng maskara eh. Parang yun, yes. Yun yung naging ano nung song na yun. Tapos yun, grabe, kaya pa iba-iba siya eh. Tapos 6 minutes. six minutes yung kanta, hindi ko napansin. Ang haba niya masyado. Pero thank you sa Ivory Music at binigyan nila ng pagkakataon na marinig ng marami nating kababayan yung kanta. Yun. Siyempre, yung ganyang masterpiece, it's worth sharing talaga. Yes. And speaking, na-mention niya, 6 minutes long yung song. Pero dun sa buong song, ano yung pinaka-favorite niyong line or pinaka-nag-impact sa inyo na line or lyrics? Ako yung sa chorus part, yung pikit mo lang ang iyong mata habang ika'y dinuduraan ng sistema, malay mo maawa rin sila. Yun yung paborito kong part doon. Yung ano, yun. Grabe, so, ang bigat. Oo nga, sobrang bigat din nung ano eh, nung music video din nitong Baraha ng Payaso. So can you tell us more about the music video and kung ano yung message na gustong iparating nung music video nung song? Yung music video, shoutout pala kay Sir Andy tsaka sa Full Blast Production kasi sila talaga yung sila nag-produce, sila yung nagtiwala sa akin. Naghanap ako ng warehouse na kasi ang mahal rumenta ng warehouse. Buti na lang yung tito ko nagtatrabaho sa isang abandonadong planta dito sa Laguna. May part na abandonado na pero may part na nag-operate pa. Yung Asia Textiles dito sa Calamba, Laguna. Tapos nag-hire ako ng isang clown. Tapos sabi ko, bro, pahiram ako ng pang-makeup mo ha. Make-upan mo rin ako ng clown. Kaya yun yung video. Tapos, tinulungan ako ng church namin, yung Door of Faith, kasi kailangan namin ng instruments, ng amplifier, ng drum set. Tapos, nung binuo ko yung si G-Mac, yung kasama kong nag-direct, nung dinadirect namin to, gusto ko lang ipakita dun sa video na madaming innocenting tao talaga na nakaka-encounter ng taong magaling magsalita, taong magaling magpaasa. Pero hindi nila parang pinapansin kung ano yung mararamdaman ng tao. So, yung innocence gusto kong mapakita dun sa video. Tapos marami ding tao, hindi ko naman nila lahat, pero maraming tao na pera talaga yung pinapagana para makontrol yung buhay. Hindi lang buhay, pati emosyon. Pati yes. Emosyon ng tao. So, yun yung parang naging ano nung video. Tapos more on live performances lang naman yung mga shots doon. Mm-hmm. Tapos yun, naging matagumpay naman. One day lang namin siya na-shoot. Tapos isa lang yung cameraman namin noon. Wow! Isang, talagang, tapos si Sir Andy meron siyang isang drone na, tapos yung mga gamit, yung Full Blast Production, pinahiram sa amin yung mga ibang cameras. Pero sabi ko kasi, gagawin natin tong video na to, hindi natin kailangan ng sobrang dami sa production o alam mo yung gumastos na malaki. Kailangan lang natin ng isang taong malikot ang utak at saka magaling mag-frame. Tapos kinuha ko si G-Mac. Tapos talagang chinaga namin yung mga shots. Kumuha kami ng mga locations doon na na medyo weirdo tingnan para mag-blend dun sa video. Kaya meron nga dyan ano eh, sirang owner na sasakyan eh. Parang uy, cool na ito ha. Tara, kuhaan natin to. Parang makita ng tao maramdaman na ganito yung ano, para makita yung pain, parang ganito. So yun yung kinalabasan nung Baraha ng Payaso na music video.
Ayan, congratulations sa lahat ng bumubuo ng mga ng production yeah. team nitong Baraha ng Payaso. Sobrang ganda ng music video, ng song, ayan. So, Sir Jason, bago ka namin pakantahin ulit, syempre yung mga viewers natin, gusto nila mapakinggan yung bago mong song. But before that, tatanungin muna namin ng question of the day. So, ang ating question of the day is, what's one of the biggest chances you took? And what's your advice to people who are afraid to take risks? Okay. Di ba yan yung sinagot ko? Hindi, pero sige. Meron akong story noon. Ayun, yung kwento ko rin kanina. Yung sigurong ano, nung dinesisyonan kong ituloy yung aking solo career nung pumasok ako ng The Voice. Kasi okay na ako noon eh. Paalis na talaga ako. Papunta na ako sa daddy ko. Doon na ako mag-stay. Bahala na ako anong mangyari sa buhay ko noon. Kung anong kapalaran ko. Tapos sinunod ko talaga kung ano yung ano eh, sinasabi ng puso ko eh. Kung ano yung... tapos minsan, alam nyo, si Lord gumagalaw ng hindi mo namamalayan, tinutulak ka na sa kung saang destinasyon ka talaga dapat mapunta. So, noong time na yun, nagdarasal lang ako, sabi ko, bahala ka na Lord, basta ibigay mo sa akin yung mga pintuan magbubukas, doon ako papasok. Tapos, tingnan ko, kasi mararamdaman mo naman, kapag smooth yung sailing mo sa isang bagay, kaloob talaga sa'yo yun eh. Pero pag maraming hadlang, hassle, tapos ang daming pain, tapos, alam mo yun, yung parang feeling mo eh iba yung challenges kasi sa pain, yung pain sa mga challenges kasi dun sa pain na may mali, alam mo yun. Magkaiba yun eh, pero dun sa parang may mali, parang naramdaman ko nung time na yun, yun yung tinataha ko lang, tas tama yun at wala akong pagsisisi doon. Kaya yung advice ko sa mga tao na takot mag-take ng risk, minsan din nyo napapansin ang buhay puro risk. Hindi nyo lang alam. Lahat yan risk. Paglabas mo ng bahay, kahit wala kang gagawin, risk yan, tatawid ka ng kalsada. Hindi mo alam kung buhay. Alam mo yun, be grateful every day, be thankful. Misan tingnan mo yung mga nagawa mo nung nakaraan, marami ka nang nalagpasang pagsubok. Sobrang dami mo nang pinatunayan sa mundo. Kaya huwag ka na matakot na mag-take ulit ng risk. Kasi hindi mo lang napapansin, dami mo nang nagawa, ang dami mo na nalagpasan, ang dami mo nang pinatumba. Tumatatak lang sa isip siguro ng tao yung pangit. Pero marami ka na nagawang maganda. Naging mabuti kang tao sa mundo, naging matagumpay ka sa kahit anong klaseng larangan na pinasok. Kaya huwag kang matakot mag-take ulit ng risk. Dahil habang nabubuhay tayo, nagkalat sa labas yan. Madaming risk din sa labas. Kaya, huwag matakot. Ano lang, manalig lang kayo. Yun. Ayan, thank you very much po, Sir Jason. Sobrang inspirational na nung song. Kasi yung mga experiences din na shinare niyo dito sa amin, ang dami ko din natutunan. And yeah, thank you very much for sharing it with us. And ngayon, I'm super duper excited kasi i-share din niya sa atin ngayon. Kakantayin niya ng live ang kanyang single na Baraha ng Payaso. So I'm sure excited ng ating V community na mapakinggan niya. So Sir Jason, are you ready? Sige. Actually, first time ko itong kakantahin na backing track lang. Kasi itong song na to talaga ginawa to para sa full band setup. Medyo mabigat siya. At tingnan natin kung anong kalalabasan. tingnan natin kung anong ano. Pero, ayan, first time ever dito sa recorder, exclusive. Sige, alright. Maaari bang limutin ang kahit-kahit? Before I start, shoutout pala sa lahat na G-Forces na mga nanonood at sa lahat ng mga taga
Mangisa Mercedes Camarines na. Good evening sa inyo. And shoutout din sa mga kabando ko, BJ, Valera, Trish Pincaro, and Jared Aquino, at Kiel Banzuela. Sorry, hindi tayo full band ngayon. So, ito muna. Sa kabilang tako mayroong nag-aaba, may koronang kumikinangkina. Sa bawat tempo tayo, di pa papansin, di kay naglalaway. Inugulong ang lahat ng gusto mo, ibibigay niya daw lahat ng nais mo. Sa panangulo ay, iwanan ka na rin naglalaway. Tatawa-tawa pa, mukhang walang hiya. Di niya lang alam, duog na ang puso at kaluluwa. Oh, oh, yeah! Pikit mula lang yung mata habang ika'y tinudura ang nagsistema. Di makikinig kung sumalamit. Oh, 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 oh. Baga bukas ay mag-inom ang sugat na bibigay. Lalong ganya iyong maririnig, kaliskis ng pulang nagtutubig. Sa bawat kilos ay tutuklawin ka ng utay-utay. Bubuhay niya ang lahat sa'yo hanggang sa ebati buto. Pag napatighay na, salamat din na kita kilala. Tatawa-tawa pa, mukhang walang hiya. Di na lang alam, tumog na ang puso at kaluluwa. Oh, 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 yeah. Pikit mula ng iyong mata habang ika'y tinudura ang nasistema. Di makikinig kung sumalami. Oh, 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 oh. Baga bukas ay mag-inom ang sugat na binigay. Pikit mula ng iyong mata habang ika'y inaapakan ng sistema. Hindi makikinig kung sumalami. Oh, 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 oh. Baga bukas ay mag-inom ang sugat na binigay. Ano ba ang tunay na halik? May manamis, may mapait. Nalilito ako, nalilito ako, nalilito ako, nalilito ako, naliligaw ako, naliligaw ako, naliligaw ako, naliligaw ako. Check, 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 check. Yeah. Sa sampung masinabi, di wala ba nangyari? Kumubasta ka, parang ikaw ang may-ari ng buhay ng isang tao. Tingin mo sabi ni Bobo, parang ugat sa utak na para, 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 para. Namunin mo, kuya, di ka na pangulang pinaan. Dahil pala dito sa dumadunay na kapalaran. Kahit ang sapasabahin mo, ito ang mga pera mo. Hindi, hindi, hindi mo yan madalala sa buhay mo. Mabas ka na sa pera, man na loko na payaso to. Maghugas-hugas ka, isama mo yung pagkatao. Ay, magpapanalastas, tama na ang palabas. Sige mo magbak, para ka pwede mag-blast. Pahilap ang matawad
pagsak. Hindi din malae, magpapatawad sa nivel. Nililibis din batala ang puso marami. Thank you. Yes. Yes. Thank you. Thank you so much, Sir Jason. Grabe. Ang galing. Ang daming. Hindi lang siya puro rap. Oh, it was also, ayan, yung isang part na piano lang. Sobrang galing din. And sobrang galing ng lyrics, no? Pero sa backstage, mga ganun lang hindi ako. Lang yung kinilig lang. Hindi ko alam kung ano itunog sa inyo. Kung okay lang. Thank you. Thank you. Yes, the 6 minutes is really worth it. Yung mahaba nga siyang song, pero na-enjoy ka naman all of the parts. And of course, ang unique din ng intro, no? Especially us knowing na yun pala yung lullaby na kinakanta sa'yo dati ng lola mo. So at least we know it na yun nga yung background ng song. Thank you so much for sharing a lot of stories with us tonight. Sobrang nag-enjoy kami makwentuhan. Kaya sana next time ulit, no? You have more stories that you can share with us here in V Corner. Nako, thank you din. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Thank you sa pagpapaunlak sa Ivory Music. maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, especially si J Forces, tapos sa lahat ng mga kababayan ko dito sa Laguna at sa Bicol. At sa lahat ng bumuo nitong Barahan ng Payaso. Maraming salamat, mabuhay kayong lahat. At sana po, ayan, suportahan ninyo yung Barahan ng Payaso at lahat pa ng mga songs na ng OPM, especially dito sa Ivory Music. Nako, maraming releases ang Ivory this year na maganda at ayos talaga. Yes, maraming tayo aabangan. So once again, maraming salamat po Sir Jason for joining us here sa ating episode ng V Corner. Sana makasama ka namin ulit and really enjoy talking to you. Ayan, yung mga performances yun din, sobrang enjoy. And yeah, maraming salamat po and we hope to see you again soon.